So good morning guys. So ngayon it's around mga 3 a.m. So ayun, so medyo malungkot ako ngayon kasi ano, pansarin namin ni Whitey, pero lumipad siya sa ibang bansa kasi ayun, kailangan sa trabaho. So ayun, special day namin yun, pero di ko siya kasama. Syempre kinakabahan ako kasi nasa kabilang naman siya, mundo. Ayun, sobrang magkaliw talaga. Siguro ngayon umaga dun sa kanila gabi. So, nakakalungkot. Tapos mansari pa na. Pero kahit pa paano, medyo sumaya naman ako. Kasi may event ako ngayon, yung araw. Doon ko muna bubuhos lahat mga attention ko ngayon para makalimut ako sa lungkot. Buti nalang meron yun, Firefly Brigade. Dati nakatinda rin ako siguro isang beses. Siguro pa apat na ata ngayon ito. Hindi ko sure. So, ayun, medyo na-excite ako ng konti. Actually, wala pa akong tulog buhat sa paghatid ko sa airport sa wife ko. Ayun, daming tinapos, ganyan-ganyan. Ay, ngayon, marami pa rin akong tatapusin. So, una, syempre, titip lang muna ang kape. May diferensya tong phone ko, yung iPhone 8 Plus. Kapag nakasagap siya ng sobrang malakas na sounds, nawawalan siya ng tunog dun sa mismong pag-record din ng video. So ngayon, nakahanap ako ng solusyon. Kapag nilagyan mo siya ng, ano, ng headphones, I think may mic yata na headphones. So kahit sila yung headphones mo, basta may mic siya. Sinalpakan mo siya dun sa plug niya para dun sa phones. Yun, hindi na nawawala yung tunog. So dun sa mga naka-experience ng mga may gamit ng iPhone 8 Plus or iPhone 8, tata, tingin ko, or not sure dun sa iPhone 10, na yung pag nagre-record, nawawala yung sounds pagka nakasagap siya ng malakas na tunog. Nah, sa concert, ganyan. Na-testing ko dati sa basketball eh, nawawala yung sounds. Anyway, balik na tayo sa topic. So ngayon, na-excite ako ngayon dun sa Firefly. Dati kasi nung matinda ko dun, naka-mountain bike ako. Tapos kasama ko yung mga, yan, bayo ko, yung mga tropa ko, sila Tonyo, yan. Yung mga nakasama ko dati na nag-Firefly ka nung sobrang saya. Nakakatuwa. Daming bata, daming tao. Katuwang naman dito yung ano, yung mga NMDA at marami pang ahensya ng gobyerno. From bahay namin dito sa Cubao hanggang ano ako doon, Makati. So everyday yun. At na-try ko na mag-commute sa MRT. Sobrang sikip, sobrang nakikipagsiksikan na kailangan, ano ka, Spartan ka, mandirigma ka dapat. Pagpasok mo ng tren, warrior ka dapat. Doon pa lang sa pila, dapat alerto. Marami ako mga kakilala, kaibigan ko na nadudukutan ng cellphone. So, ayun, kasi syempre, minsan tuntok pa, o natutulak, o kaya nakakalungkot. Tapos, yung damit ko lagi, yung polo ko, laging busog. Tapos, nag-try ako pumasok ng nakapambahay, ganun pa rin. Although, hindi na nagugusot yung damit ko, kasi nakapambahay. So, doon na ako magdadamit. So, doon ko naisip, mag-time to work ka lang kaya ako, ganyan. Sa EDSA lang ako dumadaan, kasi hindi ko kabisado yung mga pasikot-sikot. Tapos, yung panahon ko noon, wala pang Waze. Kung meron man nung Waze or something GPS para sa mga daan, hindi ko pa alam yun. So yun, basta bike lang ako, yun. Hanggang sa nalipat ako sa Eastwood, so yun, bike to work. Mas madali na kasi sa Eastwood nakakita namin. So, parang 10 minutes yata, alis na ako sa bahay namin, kahit nakapolo ko. Hindi ako nakikipagsiksikan, sasabit sa jeep. Hawak ko yung oras ko, parang ganun. Tuloy-tuloy yung biyahe ko. So, ang mahirap lang sa akin, pag kapaulan, pagpapasok. Siyempre, putikan ka kasi nagtatrabaho ka pa. Pero pag pauwi na ako, so minsan kahit wala nang naalala ko nga dati nung nasa East Coast ako, tapos sobrang lakas na ulan, saka bike ako. Pumunta ako nung Jollibee doon. Alam ko yung may gasoline station, so may malapit na Jollibee doon. Tapos ano, bibili ako ng ano, garbage bag nila kasi wala talaga akong kapote. So yung manager, siguro naawa naman, binigyan niya ako ng dalawang garbage bag na libre na. So bubutasin mo yung sa gilid, tapos susuot mo siya. So, napoprotekta na yung damit ko, yung bag ko. So, binoble ko na siya para ano, sure talaga na hindi na mababasa talaga yung bag ko talaga. Tsaka yung mga phones, yung mga ganun. Ayun, ano na nung oras na? So, malapit na, magpe-prepare na ako ng ano. Ito, inayos ko ngayon drone. So, chinek ko. Kasi yung dalawang malalaking memory card, dala ng wife ko at yun yung gamit niya, yung GoPro. So, gamit ko ngayon yung iPhone 8 Plus. Which is yan yung ginagamit namin dati pa na pang video, pero ngayon GoPro Hero 7 Black ata yung gamit namin yun. Ngayon, ang natira sa akin yun, isang memory card na lang, I think 16 gig ata. So, medyo maliit, pero feeling ko kaya ko na siyang pagkasyahin. Itong phone, 8 gig na lang natitira, and tingin ko naman maku-cover ko yung buong event today. And yun lang, hope and pray ko lang na maging safe at wala sanang maging disgrasya, especially disgrasya. Aksidente, sana wala, sana. And sana, maayos matapos yung buong event. And especially, alam ko may mga bata dyan. So, hopefully, lahat mag-enjoy. And, tusa ako. Itaas na naman. Kulit ng pusa ako.
Ako siya wala nang tandaan. Actually, kulit-kulit ng baby ko. Taba, baby. So anyway, sorry, ayun. So, bago ang lahat, bago ako maligo, inom muna ako ng kape, tapos do-double check ko. Lahat. Yung especially yung memory card. Buti na lang na-check ko yung memory card nung gagamitin ng wife ko kasi yung isang memory card pala doon na 64 gig. Alos punong-puno na pala. So kung nadala niya yun sa America, alos wala na siyang makakover doon. So especially itong gamit ko na 16 gig one sa Mavic. So try ko i-check ngayon kung ano, kung may laman siya or kung nailipat ko ba yung dating mga laman ng memory card. So, so clear na siya, so ito wala nang laman. Ayan, so naka-ready na ako. So nakabihis na rin ako. May mga nagpunta na doon. Ang pinaka-start ng event is sa Tiendecita sa MC5. Habol na lang agad ako para makapag-cover ako ng event, makapag-vlog pa ako. Nung last time na umatendo ako ng Firefly, doon dumaan, tapos paakit siya ng bridge, tapos ang magiging labas is Marcos Highway, malapit sa may SM Marikina. Kung doon sila dadaan, malaki chance ako na makapag-drone kasi may area na maluwag doon. Tapos ang maganda doon, medyo babagal sila kasi paahon ng ng tulay papuntang Marcos Highway. Sana doon dumaan. Pero nakita ko yung sa mapa, medyo malayo yung ride. Parang aabot pa ata ng may Mandaluyong. May nakita pa ako Mandaluyong. So bali ang magiging ride pa. So bali yung magiging ruta. Ayan, Pasig, Mandaluyong, Makati, Manila, San Juan, Quezon City, Marikina, tsaka Pasig. Ayan, so wala lang. Nakakatawa yung gloves ko, di scotch tape na siya. So ayan, so ito yung trivia lang, tong gloves ko na gamit. Pinang cosplay pa to nung wife ko dun, nung nag-aaral pa siya sa UP. Ginaya niya si Tifa yata ng Final Fantasy 8 yata. Lang ipit, sobra. Pero ba, luluwag naman ata ito mamaya. Hiningi ko to. Tapos mula nung ginamit ko na to, hanggang sa ngayon, from naka-mountain bike ako hanggang sa nag-fatbike na ako, ito na yung gamit ko. Sobrang tibay. Sobrang tagal na nun. Lalangin lang. Medyo maliwanag na. Bibilis ako na lang makabili ng saging. Lo, puti-puti, may bulbos pa ako. Pindi po sa saging. Sa saging po. Ano po? Saging po. 40 pesos po. Yung pwede na pong kainin. 44. 44 po? Baka pwede po, bawasan na lang po. 40? Wala ko pong barya. Salamat po. Malaki pa ako. Ano pala ako? Ano ko rin siya? Bababa. Wala pa ako nakakasabay na mga nagbabike papunta doon. Maliwanag na. Tingin ko late na ako.
napakatulong yun. Pero buti na lang, medyo malapit lang yung ano. Okay, malapit lang yung ride. Yun, lumayan na lang. Ayan, malapit ako sa Ortigas. Patiende. Ayan, dito na ako tiende kita. Ayun, nakita ko na. May mga biker na. Na kami. Madami kasama. Hello po, good morning po.
nung bata. Panagkanak namin yan. Biker din biker. Ah, alam ko tong lugar na to. Paano to? Pahulo. So, ito yung dati ko ano, dati dito ako nag-aaral. Pamandaluyong na to. Paano? Pahulo. Grabe, tibay ng bata. Nakakatawa. Nakakalungkot. Pero kasama talaga yun sa pagbibisikleta talaga. Pinadrop by na lang namin dito yung bike ni Sir Eman. So dito na lang muna kami mag-stay. Tapos yung peloton, nandun pa rin yung peloton. So hopefully sana ano, okay naman sana siya. And pati doon sa baba ay sana. Wala na sanang susunod na madidisgrabe. Patay ba yung mga bata? Sige, sige, sato ka lang. Muna kami dito sa water station. Nag-book na yata si Sir Eman para ano, makapagpahinga na siya. Kasi mas sobrang sakit yata ng likod niya. So, mas maganda. Huwag na lang niyang ituloy. Baka mas lalong mas maging delikado palalo. Hope and pray na sana okay naman sana. I mean, wala sanang seryosong pangyayari din sa likod niya. Masakit yung likod niya. Kasabol na lang kami kung makakahabol kami. Pero sa ngayon, gutom na ako. Kape lang yung kinain ko. Kinain na. So, magsasaging muna ako. Thank you.
yun, thank God. Ayaw magpakapakampay. Diyan ang sarap. Dumating na yung sasakyan ni ano ni Sir Eman. Ayan, pero may ambulansya na rin para malapatan siya. Huwag naman sana maging seryoso yung tama niya, pero meron siyang iniinda talaga dun sa left side ng ribs niya. So, hope and pray na sana dun man sana grabe talaga yung pagkakatama niya. Ang kalungkot naman. Nakalisa sila, solid na kami. Ah, sana wala nang aksidente pa. Hindi po, fatbike po. Fatbike. Fatbike. Bali yung ruta namin, magbabago na. So, hindi na kami ahabol sa peloton. Kasi, for sure, sobrang layo na nun. So, nadiretso na kami hanggang ano, sa 10 visitas agad. Malapit na ako sa bahay namin ito. So, pero dediretso na kami ng 10 visitas. Ang St. Ignatius. Pagka pababa ka dito, pa Eastwood. Ito yung pa Marikina Marcos Highway dito sa kabilang side. Tapos dito yung sa Katipunan. So, ang mangyayari daw, dito daw manggagaling pa ganito, yung peloton. So, nauna kami doon sa peloton kasi sumorkat na kami dahil naiwan na kami. So, hindi na worth it kung hahabol pa kami. So, okay na kami dito. So, yun, try ko makapagpalipad ng drone dito. Mukhang walang kagabal. Yeah! Sobrang nagulat ako. Akala ko hapon na. Kasi maulap. 9:10 pa lang ngayon ng ano, umaga. So yun. Aga pa pala. Bali, galing ako sa St. Ignatius. Tapos ano, bumaba ako dito sa Marikina. May lugar ako dito na pwesto na maganda. Dito kasi maganda kita-kita ako para kung ngayon yung peloton. Pero sabi nung isang kasama namin, na-text daw nila, nasa may Marikina daw, City Hall. So, sana dito dumaan. So yun, bali, kanina pa ako naghihintay doon sa may bandang ano, bunga ng riverbank. So, wala pa rin grupo ng bisikleta. Hanggang sa ngayon, nandito na ako sa abilang side. So, taray ko nalang balikan sila sir doon sa St. Ignatius. So para ma-text nila yung kasama nila kung nasa nila sila banda. Dito na ako, no? St. Ignatius. Ayan. So wala na sila sir dito. Mukhang dumiretso na sila ng ano,
ng Tiendisita. So wala na rin akong choice, buong dediretso na rin ako ng Tiendisita ngayon. Tara. Wala, nandito na. Grabe, kaya pala naghihintay ako doon, wala pala, hindi pala doon dadaan. Sayang, sayang.